Let's go to Malabar. Dito, men. Oh, pare na miss pao pare. Ano miss kita pare. Kagalang panahon pare. Kagana kita. Oh, is dati lagi kami dito lagi. Pabalik-balik kami dito. Ngayon lang ulit nakabalik dahil nga sa nangyari sa atin, ano. Magkita-kita na tayo mamaya. Ito din yung barko na tatambayan natin, mali. Ay, ang ganda ng CR oh. Ito mga stack ng kahoy. Ito may mangga rin dito sa harap ko. Naka-face mask. Ah, ano pangalan mo, tay? Bing Bing po. Bing Bing. Para naka-bling bling. Naglilinis pa lagi na sa head tsaka ding ding. Ngayon ako pupunta tayo sa Unok, isang isla doon na maliit. Ang ganda nung kasi blue talaga yung tubig. Oh, suri. Suri. Makikisakay na naman tayo ngayon sa yate nila dito. No? Ito muna, boy. For service natin muna ngayon. Yes. Ito naman yung tubig dito, Tol. Oh, blue talaga. Kala mo ano? Ah, Gatorade. Diba? Anong Gatorade yung kulay yung ganyan? Gatorade, blue. O, basa yung ano mo. Tubig, Tol! Tawid lang tayo dito. Yun yung yate natin. Lana, pagbaang tumaog ka dyan, may-may! Nag-aalala ako para sa'yo. No! Don't jump down. Ha? Kayo ka ba mag-jump? Kaya mo ka-jump? Kumpa niya, bilihan niya, baka niya. Uy! Kuhang ito pa, oh! Dali, dali! Uy! What? Ganda, oh! Dito ka matutulog! Parang, ano to, camper van sa dagat? May view ka dito. Ito, CR. Oh, damn! May sira mo sarili, no? Ba't yung mga ganitong bangka, no? Oh! Nandun doon pala yung driver sa taas. Okay, ayos ka na niya, kuya? Ah, sa akong buhay mo yan, ah. Akyat tayo, akyat. Manila kami, ano? Speedboat. Tapos kaya itong hinihilihilan natin. Diyan ka na lang, Dek. Uy, sayo na tayo. Uy! Uy, 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 uy! Pawis na dyan! So, tuloy na tayo biyahe. Let's go! I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Priest is the spot to take me.
pitanya ganda, di ba? Nilipat tayo ng sasakyan dito na. Mababaw na eh. Puro salabay na maliliit. Tara, tara, tara. Ayan kayo dyan. Ayan na yung beach. Alam, matubago din to. Wow. Ito, nakita natin, nilalikam tayo ng dolphin. Yeah! Bitbitin na natin to. Dek, tira mo na yun, Dek. So, dito na tayo sa island. Sana kasama natin dito si Astigono. Di ba, di ba, balik tayo kasi ngayon. Parang ano lang natin to eh. Survey lang kami. Survey lang natin to eh. Parang makita natin yung lugar. Tapos dito na tayo titira. Yes. Dito na tayo. Dito muna tayo. Joke lang. Kaso, dito tayo. Saan tayo paano tayo mag-upload? Internet natin. Di pa tayo kanta naman. Dito tayo mag-upload. Takas ng internet. Ah, malakas internet doon. Edit natin. Solar. Battery pack ko. Ayos. Punta tayo doon mamaya. Susunod pagka nalinis na ito, nabuksan na ito, pwede na kayo pumunta dito. Tutulong kami malinis pa nito para welcome na kayo lahat sa susunod. Alright ba yun? Ito, i-repair natin itong mga room kasi ipaparentahan na natin para magamit pa natin hanggat kaya pang mag-accommodate ng tao. Palitan muna natin ito ng bubong, yung mga kailangan natin sa bubong. Ngayon, puntahan natin yung gusto may dulo. Check natin kung ano pang kailangan gawin dito. Mga CR o ano pang... Parang gusto ko na mag-swimming. Ganda oh! Ano na yung beach? Pulburon na apakan. So yung bang tumira tayo dito? Pag umumit na siya, dalik agad kami dito. Oo, pag nagsabi kayo na dito na kami titira, dito talaga kami papakita dito. Papakita namin sa inyo. So okay, trabaho na tayo ulit. Alamin na natin ano pa yung mga kailangan dito. Ito yung CR nila. Tunturahan yung pader. Pabuksan to? Basag yung inidoro? Bakit? Tinungtungan siguro yun. Buti hindi nabiyak ang hita. Yun lang, hindi ko alam. Detektikin lang yan. Okay na ba itong dalawang CR lang? Isa dito, para dun, para to doon, tapos magdagdag ka ng isa doon. Oh, palitadahan. Yun nga, palitadahan natin. Kailangan mo itong simulan to, palinis talaga dito. Kamusta yung balon yan, Tay? Okay naman po. Mainom? Hindi, nasain ko yan. Tignan ko na lang, Tay. Mga 2 feet nga lang doon na culvert. Dalawang culvert. Itaas na natin. Oh, para hindi magbalik yung guwan. Para yung buhangin, hindi rin papasok. Oh. Tapos ikaw ang supplier ng isda noon. Hindi ko kaya yung mag-araw-araw magsisid, lalo tayo mag-itim. Ayos na kami! Tapos na! Mga kailangan tapusin, grabe yung tubig oh! Wow! Wow! Hindi siya kayang i-justify ng camera. Paalam! Hanggang sa muli! Ganda ng tubig oh! Kaya yung malalim yan, kaya ko sisirin yan sa garin sa ilalim yan. Kahit yung nandun kanina. Joke lang. Namiss ko lang kasi talaga. Ang init kasi dito ngayon. So parang pakiramdam ko, kapag bumaba ako dyan, tapos sumagad ako dun sa ilalim, dumapa ako dun ng mga 10 minutes, 15 minutes. Hindi na ako aahon. Puntahan natin yun. So good! Dek! Ano Dek? Paano mo Dek? Pakisalubong. Okay. Go, akit. Ganyan. Okay. Ito na yung spot natin. Ibang klase rin talaga yung ganda nito. Ganda rin, no? Wala mo nakikita niyo yung tubig. Wow! Very nice place. Kasi natin pupuntahan nyo kasi baka magalaw sila. Maraming birds dyan. So, hanap tayo ng spot kung saan natin nalagay yung cottage dito. Matatanggal pa natin yung mga tuod na yan, kuya, no? Pwede po. Ito mga ganitong tumba. Chop-chopin na natin, ikap. Kailangan po siya, may sinso eh. Wala ko lang sinso. Ah, sinso? Kabilaan, no? Pwede rin. Parang ganito magiging setup niyan eh. Ayan, no? Oh, ito yung kubo. Kasi ito, tanggalin, lagyan ng buhangin. Yan, ababa, ano yan? Hagdan. Hagdan ka dyan pababa. Wow, escort. Yan. Muna kami ulit, ha. Bye-bye, baby. Bye. Ayan. Hindi kami naligo kasi kung maliligo kami, pabilis lang din. Bitin. Lamig pa ng tubig, oh. Okay. Ay, hindi, alam ko na. Uhaw lang tayo. Balik na kami ulit sa bangka. We back. Pabalik na kami doon sa islang isa. See you there. Kaya Josh, nakakalungkot lang talaga wala si Astig. Hindi namin naisama kasi syempre may mga kaso tayo ng... Pero ilang oras lang naman? 6 hours lang kami nawala. Pero matagal na yun, men. Para sa hindi mo nakasama yung anak mo, di ba? Kung pwede naman. Kasi nga lang, kung wala lang talaga ang kaso, daling ko yun. Makikita niya yung lugar dito. Ano ginagawa namin ng mami niya? Si mami niya, hi! I love you, anak. Mahal na mahal ka ni Papa, ni Mama. Ibiyahe tayo ng malakayong malayo at mahabang-mahaba bukas o sa mga susunod na araw. Pink swear, love you, Jaden. Mahal na mahal ka ng tatay mo, ni Don Angelo Villaverpong. Uy, ana! Gwapo, gwapo. Gwapo ng piloto. Umahina ka talaga ako. Usually, mabilis naman ako pag ganito. Parang nagbibilang ng pera lang. Parang ganun lang. Joke lang. Ayun,
Yun yung nangyari ngayong araw. Malungkot lang ng umaga na yun. Iniwan namin si Jay doon panandalian. Wala namin gawin yun kasi kailangan na magtrabaho ng mami niya. Yun yung sinasabi ko na gamitin nyo yung kaya na nung isa't isa para maabot nyo yung mga pangarap nyo magkasama. Upong ako. Mas masarap sa pakiramdam yun na pinagsikapan nyo na magkasama yung lahat ng darating sa inyo pagdating ng panahon. Ano man yung maging taas natin sa buhay, dapat manatili pa rin yung paa natin sa lupa. Pag nagkaroon ka, dapat kung ano ka nung wala ka, ganun ka pa rin. Mas madaling matulog sa gabi pag alam mo sa sarili mo na maayos kang tatay, maayos kang asawa, maayos kang kapatid, maayos kang anak. Dapat lagi alam mo sa sarili mo na maayos yung ginagawa mo sa buhay. Magsumikap ka lang na wala kang tinatapakang iba. Huwag mong lagyan ng issue lagi sa mga katrabaho mo. Trabaho ka lang na maayos. Kasi bakit mo nga ba ginagawa yun? Para sa pamilya mo, para sa'yo, para may pantustos kayo sa mga kailangan yung tustusan. Mapasaya mo lahat ng mga mahal mo sa buhay, especially ikaw. Kasi syempre, dapat mahal mo yung sarili mo bago yung iba. Para hindi mo kailangan iasa sa kanila yung pagiging masaya. Kaya, papasalamat ako palagi sa Diyos. Pinanatili namin yung laging pagdarasal. Tatlong beses isang araw kami nagdarasal. Tatlong beses kada kakain kami nagdarasal talaga kami pamilya. Simula nung ginagawa namin yun, malaking naging impact niya sa amin na parang kung may mga pinagdadaan naman kami, mabilis niya sinusolusyunan. Syempre hindi naman namin inaasa lang lahat sa kanya, kinikilusan din namin. Diyos kasi is gagabayan kanya kung alam niya masipag ka, determinado ka, may puso ka dun sa ginagawa mo. Bibigyan niya sa'yo yun kasi mag-isip ka pa lang ng negatibo sa isang bagay. Hindi mo pa sinasabi sa tao yung pangit na iniisip mo sa kanya. Alam ng Diyos yun, mas lalong hindi maganda yung ganun. Lahat ng isip natin ibabasa niya. Para sa akin, ganun yung paniniwala ko. Sabi nga ng iba, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Para sa akin, hindi takot yung meron ako sa Diyos, kundi respeto. Kasi kung takot ang meron ko sa Diyos, gagawin mo lang tama ang mga bagay-bagay pag alam mo nakatingin siya. Pero kung di siya nakatingin, gagawin mo pa rin kung ano yung kalokohan mong nakasanayan. Gawin mo tama lahat ng mga ginagawa mo sa buhay, may nakatingin man o wala. Dapat mismo sa sarili natin may respeto rin tayo na. Pag gumawa ka na hindi maganda ng patago, sa sarili mo pa lang wala ka ng respeto. Simple lang yan eh. Kaya mo namang gumawa ng tama, pero mas pinipili mong gumawa ng mali. Yun lang. Ngayon nyo lang makikita namin mamaya sa ere. Let's go. Ayan. Airplane mode. Okay. Nice! Daming container pa, no? Daming ano doon ng mga barracks. Kung hindi nakikita ko, nakikita nyo rin. Sana na-appreciate nyo. Right? Say.